Hi fam, welcome back to another vlog. So it's Friday today, February 23, 7:40 ng gabi ngayon, and nandito tayo sa NAIA Terminal 2 dahil we have a flight to Boracay tonight, and the flight natin is via Calibo. Kasi sobrang sponti nitong pagbubook ko na ito. This week ko lang naisip na mag-Boracay kasi namimiss ko lang Boracay fam. Like, hindi ko na maalala kung kailan pa tayo last na nakapunta ng Boracay, no? And naisip ko rin kasi yung mga previous trips natin, lagi tayong may kasama. Alam mo yon, laging group, and may kasama tayong mga cousins. And namimiss ko na mag-solo travel fam, no? Kasi ako, nagsimula naman talaga ako as a solo traveler. Nakapag-adjust naman ako pagdating sa mga group travels. Pero ewan ko, hinahanap-hanap ko pa rin talaga yung pagsasolo travel. Kaya this week, naisip ko, since weekend naman, mag-book tayo papunta ng Boracay. So, we're gonna spend the weekends in Boracay. Flight natin tonight, and uuwi din tayo ng Sunday ng gabi. O diba? As a corporate employee, yan talaga yung mga time na naisisingit natin itong mga travels na ito. So, ang flight natin is at 8 p.m. And super nagmamadali ako fam kasi pumasok pa ako kanina. And pag-uwi ko ng bahay, konting ayos na lang. Hindi na ako nag-drive kasi Friday ngayon, coding si Tokyo. So, ayoko namang hiramin si Kyoto and ipapark dito. Also, mahirap din mag-park kasi NAIA Terminal 2 yung papunta ko. Pero pagbalik, NAIA Terminal 3 na. So, mahirap kong magpa-park dito. Alam mo yon, babalikan mo pa. Kaya nag-grab na lang ako. And thankfully, umabot ako. Around 7:20 ako dumating dito sa NAIA Terminal 2. 8 p.m. ang flight. O diba, sobrang last minute. Pero abot naman, nakakapagkape pa nga ako dito sa Cafe France. We have our iced Americano. Kasi baka hindi na tayo makapag-dinner dahil gabi na tayong darating ng Boracay. So, Calibo ang flight natin. And pagdating natin sa Calibo, mag-van tayo going to Katiklan. And then, sasakay na tayo pa Boracay. So, document ko na lang yan lahat mamaya. So, yun. Sobrang chill lang ng trip na to, fam. Mag-chill lang talaga tayo sa Boracay. You know naman how much I love Boracay, no? So, it's like my second home na. And miss na miss ko na talaga siya. And also, na-miss ko na rin mag solo travel. So, tara, samahan niyo ako at punta tayo ng Boracay. Ito lang yung dala nating bag. So, meron tayong carry-on na bag. Nandiyan yung laptop ko. Tapos yung isang carry-on natin. Nakita nyo, dinala ko yung tripod na nabili natin sa South Korea, sa Daiso, no? Ayan. Although hot pink siya, pero it serves its purpose. So, gamitin natin siya. Bumili na ako ng siopaw. Kasi wala tayong dinner. Siopaw and then iced Americano. Boarding na tayo. Calibo. 8 p.m. Play na tayo. 8:20 na ang gabi. Sa unahan tayo pa kasi nagbuka ko ng seat na sa pinakauna. It's 10:15 na ng gabi and kalalapag lang natin dito sa Calibo International Airport. Ayan yung plane na sinakyan natin sa likod. So, tara, labas muna tayo. And let's figure out kung paano tayo pupunta ng Katiklan. Palabas na tayo fam. Ngayon magva-van tayo papunta ang Katiklan Airport. Katiklan po. Magkano po pamasahe? 300 po. 300 daw pamasahe yung van papuntang Katiklan. Ngayon nilagay yung bag natin sa likod. So 12:10 na ng madaling araw ngayon and nandito na tayo sa Katiklan, Jetipor. So mga 1 hour and 40 minutes talaga yung biyahe, no? Okay, registration tayo. Registration and verification. We got this paper ngayon. Mag-abay tayo dito sa ticketing booth. So ito yung terminal fee. Tapos this is the environmental fee. And then boat ticket ay 50. Tourist lane. Let's go. Dito na tayo nagbayad ng ticket fam na 50 pesos for the boat. Naghihintay na lang tayong tawagin. Ano oras na? 12:23. Ayan na, papasakay na sila. 12:30. Let's go. 12:35, paalis na. Hindi naman pala pinupuno, no? Ayan na fam, we made it to Cagban Jetiport. Grabe, sobrang chill lang nung alon kaya hindi nakakatakot yung biyahe. Dito na tayo, hanap tayo ng masasakyan. Dito na tayo sa trike. Sakay po. Yan, nakasakay na tayo ng e-trike.
Magkano nga po yung pamasahe? 250. Okay, sige po. 250 isang buong e-trike na. Thank you. Yay, we made it to our hotel. Finally. Good morning po. Ayan, Pinnacle. Okay, we're checking in. Punta na tayo sa room natin. Wow, namit ng hangin. Ano oras na? 1:12 na. Nang umaga. Ayan, may water dispenser naman sa hallway. Okay, this is our room. Dito lang pala. 116. Thank you po. And we made it to our hotel room. Tomorrow ko na lang kayo bibigyan ng maayos na room tour kasi gabi na. Wala na rin akong energy farm. 1:20 na lang umaga ngayon. Magpapahinga na tayo. Bukas na lang tayo mag-room tour and hotel tour. So again, we are staying sa Pinnacle Resort and Villas dito sa Station 1. Halos magkatabihan na sila nung Dalin. Nakita nyo naman sa entrance kanina, halos isa lang yung gate nila ng Dalin, diba? Kaya excited ako tomorrow. And alam nyo, pinili ko itong hotel na ito kasi naghanap ako ng hotel na hindi ganun kamahal dito sa Station 1 kasi I want to enjoy yung Station 1. Dahil ang purpose ko talaga dito is maligo talaga first thing in the morning sa dagat. Eh sabi ko kapag sa Station 2 kasi nagstay, parang medyo madaming tao kasi doon. Kaya medyo jahe maligo, ganyan. Basta, mas maganda maligo sa Station 1, yun na lang. Kaya pinili ko to for our first night here. And for our second night, lilipat tayo ng hotel, bagong hotel yon. Gusto ko na yun kasi matay yung hotel na yon. Pero tomorrow na lang natin, give a vlog. So, ayun fam, maayos naman tayo nakarating dito sa hotel natin. Although, ang layo nga lang talaga ng Kalibo, no? Hindi ko talaga siya pa-recommend kung may choice naman na mag-fly via Katiklan. May choice naman ako. However, since this is a sponty trip, and nag-book lang ako like few days ago ng ticket, ang mahal talaga ng Katiklan, like more than twice ng ticket ng Kalibo, kaya hindi ko na siya ginoo. Yung Kalibo kasi parang nasa around 4,000 pesos round trip. Yung Katiklan fam, ano na, ticket na pa Taiwan, like 12,000 pesos round trip. So sabi ko, sige, tiisin na lang natin yung van. And yeah, okay naman, di ba? Kung magkakalibo din kayo, and ayaw niyong ma-hassle sa transportation, pwede kayong mag-book sa Klook. I-search nyo lang yung Kalibo transfer, and lalabas na dyan yung mga choices ninyo sa Klook. And what's good is kung gagamitin nyo pa yung promo code ko na JM Bantisio, makaka-discount pa kayo. Okay, di ba? So yun fam, mag-freshen up na lang ako. Although hindi ako maliligo kasi nga kinda tired and actually I'm kinda hungry din kasi ang dinner lang natin is yung Siopaw kanina and yung Ice Americano ng Cafe France. So, ayun, magtutubig na lang tayo. Hindi na lang ako mag-shower kasi nga pagod. Mag-wipes na lang tayo and tulog na and mag-swimming tayo bukas. No? Yun ang agenda natin tomorrow. Balikan ko kayo tomorrow fam. Good night! Okay, naisip ko ipakita na sa inyo yung room natin kasi mag-hotel and room tour tayo dito sa Pinnacle. Isa separate vlog natin siya. So baka hindi nyo siya makita sa vlog na to. So ayan, meron tayong 2 double beds. Ang laki ng kama. Tapos ako lang mag-isa, diba? Parang kasya na nga kaming buong family dito.
Ang laki ng kwarto natin, fam. And ayan, lagay ko lang yung shoes, yung maleta, bubuksan na natin. Buti may pa-water sila. So yan, fam. Freshen up na talaga tayo. And matutulog na tayo. Good night. See you tomorrow. Good morning, fam. So I just woke up and legit super sarap ng tulog ko. In fact, 7:45 na lang umaga ngayon. Plano kong gumising ng 6 a.m. sana para ma-enjoy yung beach talaga. Kasi yun talaga ang pinunta natin dito sa Boracay, no? Yung beach, yung paliligo sa dagat. Pero medyo tinanghali tayo ngayon dahil ang sarap matulog. Hindi naman pinilit bumangon kasi nga nandito tayo para mag-relax, diba? Hindi para ma-stress, ganyan. So sabi ko, sige, okay lang. Kung 8 a.m. tayo makaswim, hindi okay lang, may araw na, diba? And yeah, yun naman talaga habol natin. So kahit gutom na tayo dahil wala tayong dinner kagabi, hindi muna tayo mag-breakfast, magsa-swimming muna tayo. Kasi yun ang favorite ko talaga dito sa Boracay, yung pagsa-swimming sa umaga. Kasi pwede mo mag-swimming sa tanghali pero mainit na. Sa hapon, medyo marami ng tao. So umaga talaga yung perfect time to swim, diba? So naglagay lang ako ng sunscreen. Ang ginagamit kong sunscreen, kung curious kayo, is the Bello Sunscreen, yung SPF 40. Face Sun Expert. So, yan. Maganda siya. I've been using this for a while na. Dati ang ginagamit ko is yung Biore na sunscreen or Biore from Japan. Pero, ang mahal kasi niya dito sa Pinas, sa Japan lang ako nakabili ng mura nun. Eh, itong Bello Sunscreen, super affordable niya and nag-work talaga siya sa akin. Anyway, yun lang. Share ko lang. Baba na tayo, fam. Magsa-swimming tayo. So, papakita ko sa inyo yung pathway papunta dun sa beach. Baba na tayo. Diretso na muna tayo sa beach. Now, let's figure out paano tayo pupunta sa beach. Ayun, may signage naman, oh. White Beach. I'm so excited. Fama araw na. Ito talaga ang pinunta natin sa Boracay, no? Oh, ito na siya. Sobrang tapit lang pala ng White Beach, no? Isang babaan lang. And I guess this is the lint, yung katabi ng pinnacle. So, tara. Baba tayo. Ayan na. Kababa na tayo. So, dalind nga yung katabi ng pinakel, no? So, ito yung pathway sa gilid. Hala, I'm so excited. Maligo na tayo. Kahit na low tide pa. Okay, nandito tayo sa White Beach, fam. Paano ba yan? Iwan ko na muna kayo. Balikan ko kayo. Magsaswimming na tayo doon. Excited much. Let's go. Iwan ko lang kayo dito. Yun naman ang ginagawa ko. Iniwan ko na talaga yung gamit dito sa shore. Tapos na tayo mag-swim. Gabi naman, napakasarap. Kaya yan yung likod natin. So, akit muna tayo. Mag-ayos muna tayo sa taas. Alas 12 na ng umaga. Gabi, ang ganda, oh. Ay, nako. Sarap talaga mag-swimming sa Boracay. Nakakatawa yung pinakelo. Since paakyat kasi. Ayan, keep going. Approximately 6.3 calories na rin na-burn natin. And we're back sa ating hotel room. Mag-aayos na muna ako. I'll see you later. Ayan yung mga gamit ko. Na-transfer ako ng files sa laptop. So, maliligo na muna ako. Hi fam, it's 9:30 na ng umaga and nakapag-ayos na tayo. Fresh na fresh, ready na tayong lumabas. Actually, tinawagan ako ng front desk dahil hanggang 10 lang daw yung breakfast. So, tinanong nila kung magbe-breakfast daw ba ako. Sabi ko, yes, pababa na ako. Ayan kasi, inuna natin ang pagsa-swimming before breakfast. Pero okay lang yan, happy naman ako. And nagawa ko talaga yung gusto kong gawin dito sa Boracay na yung mag-swimming sa umaga. Tomorrow morning, sa-swimming ulit tayo. Tomorrow, sana mas agahan natin, no? Kahit mga 7 para 2 hours tayo sa dagat. So, tara, baba na tayo. Ayan pa rin yung laptop kong transfer pa rin ng files. And yeah, mag-breakfast na muna tayo. After breakfast, gagawa ako ng vlog for the tour, no? Hotel and room tour. It will be uploaded dito sa YouTube and sa TikTok, fam. Follow nyo rin ako sa TikTok at jm.bankisho. Tara, baba na tayo. Ipunta na tayo ng breakfast area. Dito ba yun sa baba? Ang sarap dito. Iba na tayo nakaligo sa pool. Tayo. I guess this is the breakfast area. Okay, what do we have? Boiled egg, crab and corn soup. Ito, tinapay, pancakes, butter and jams, bread, cereals, and fresh fruits, and salad. Ito yung tea coffee. Anong meron? Chicken ham. Fried bangus. Uy, may ano pa, may chan. Kuha tayo niya. Chicken longganisa. And chop suey. And rice.
kuha tayo ng egg sa labas. Ang favorite kong egg ay... Hello. Egg, please. Only one. Hi. Hello. One lang, one lang. Let's go. Serve na lang pala yung egg. Kailangan tayo natin. Time to eat. Meron tayong over easy egg, ham, longganisa, bangus, and gulay. Tapos kumuha na ako ng hot choco. Yeah. Let's eat. Pag sa eggs, ang favorite ko fam is yung malasado. Ayun ko nung lutong-luto talaga yung kula ng egg itlog. So, naubusan natin yung food natin kanina. Kumuha ko ng kinapay and butter. Ang hila ulit ako ng isang over easy ng egg. Then that's it. That's it for our breakfast. Alam niyo, nakita ko sa Instagram, nakakatawa kasi si Justine, co-creator natin, nakasama natin sa Ilocos Norte farm trip natin. Apparently, nandito din siya sa Boracay. Hapon lang din yata siya dumating. Nauna yata siya sa akin. So, we'll see kung mamimit natin siya. Hindi ko pa siya mini-message. Gusto ko kasi yung makasalubong na lang siya, ganun. Pero kung hindi, I'll message her. So, we can meet her kung may time siya. Kasi tayo, we have a lot of time. Kasi wala naman talaga tayong gagawin. Like, chill lang talaga. Ito na yung pinakapahinga. Kasi you know naman how hardworking I am in the past few months. Monday to Friday, nag-work tayo sa day job natin. And then weekends, errands, social media, content creation. So lahat yan, pinapasok natin ng weekends. Kaya tuloy-tuloy. And I consider this as my pinakapahinga na talaga. Ang social ng pahinga, no? Boracay talaga. Pero if you've been watching my channel for a while now, alam nyo na OG talaga ang Boracay for me. Like, ito talaga yung pinaka-relaxing place for me. Kasi, ewan ko, ang ganda talaga ng beach, lalo na pag maharaw, ganon. And sobrang accessible niya kasi paglabas mo ng hotel, beach na. Tapos ang ganda ng mga resort dito, masasarap ang food, mababait ang mga tao. So kayo fam, sa mga corporate employees na kagaya ko, pahipahinga din kayo. Kung nai-stress na kayo, aba, pag-leave kayo, gamitin niyo yung leave niyo, kaya nga binigay yan para gamitin. So relax-relax din pag may time, hindi puro work, para balance, di ba? So itong weekends na ito, ito na yung relax time for me. Kaya ni-schedule ko talaga siya lang this weekend solo para... Alam mo yun, super relaxed talaga. Pahinga lang talaga. So yun naman ang gagawin natin. Kaya wala talaga tayo itinerary. So, ayun. Kain muna tayo. Dito na yung eggs na. Ayan, hello! Sa mga staff ng Pinaka. Thank you for making my eggs! Nakakiyat na ako dito sa taas. Tapos na rin tayo mag-film ng hotel and room tour fam. Panoorin nyo yan sa vlog and sa TikTok din. So support nyo ako sa TikTok fam. Follow nyo ako at jm.pankisyo. So ngayon, it's 10:50 na ng umaga. And magpapahinga na lang muna tayo. Kasi higa lang kasi by 12 mag-check out na rin. So isang oras lang, diba? Kesa naman lumabas pa tayo. Tapos magmamadali din tayong bumalik for check out. E di might as well, hintay na lang natin check out time. Nakapagpahinga pa tayo. Tapos lipat tayo sa next hotel natin. And kung hindi pa pwede mag-check in din, saka tayo lumabas, maglakad-lakad tayo sa White Beach. Yun ang plano natin. So ngayon, pahinga na muna tayo. Hi fam, so it's 12:26 now and it's time to check out of our hotel. Naka-deep ako ng mga 30 minutes. Pahinga day talaga today, no? Wala talaga akong ginawa. Humiga lang and naidlip. 12 o'clock talaga ang check out dito pero nag-request ako ng late check out ng mga 1 sana kasi gusto pang umidlip-idlip kaso hanggang 12:30 lang daw. Kaya tara na, labas na tayo. Check out na tayo ng hotel. Tapos lipat na tayo sa ating next hotel. So yung next hotel natin is sa Station 2 and pakita ko na lang sa inyo yun mamaya. Let's go, labas na tayo! Let's say goodbye to our room! Yan yung hinigaan ko kanina. Okay, maayos yung gamit. Ito dadalhin lang natin. Yung maleta natin nandun na. Wala tayong naiwan. Let's go, bye room! I had a great time here. Given a chance, babalik ako dito. Nasama natin ang fam. Okay, let's check out. Labas na tayo! Yes, ang maleta. Check
checking out. Naka-check out na tayo, fam. And maghihintay na lang tayo ng e-trike going to our next hotel. So, ang next hotel natin is the Mandarin Bay Resort and Spa. It's a newly opened hotel dito sa Boracay and it's a 5-star hotel located sa Station 2. So, pinili ko talaga magstay doon kasi bago siya. And gusto ko rin maka-experience na magstay sa bagong hotel naman dito sa Boracay, di ba? Para iba naman yung mapakita ko sa inyo. So, yun. Hintay na lang tayo ng trike tapos iba tayo ng hotel. Let's say goodbye to Pinnacle. Grabe, ang ganda ng Pinnacle. Okay, nandito na tayo, fam, sa Mandarin Bay. Alam nyo, ramdam ko ang hospitality ng mga tao dito. From the moment I arrived, super assist na sila. Tapos may welcome drinks, may cold towel. And alam nyo, ready na yung room natin. Parang 2 PM or 3 PM pa yung standard check-in time. Pero ngayon, alauna pa lang and pwede na tayong mag-check-in. Hello! Magandang hapon! Ang ganda ng pool, no? Hi! Mamaya ako na kayo bibigyan ng room tour and I'm going to do it on a separate vlog, no? So for now, check-in muna tayo before we have our lunch. Let's go. Yes, Carmelata! Let's go to our room. So this is your room, 406. And we're here sa ating room. Grabe, ang ganda ng room! Na-surprise ako. Like, bagong-bago pa talaga. I'm so happy na nag-check-in ako dito. Anyway, bibigyan ko kayo ng room tour and hotel tour on a separate vlog. Tsaka i-upload din natin sa TikTok. So, mag-ayos na akong gamit. Tapos, labas tayo for lunch. Nakakatuwa naman sila. Tingnan niyo, oh. May pa-letter pa dito. Dear Mr. John Michael Banquicio, welcome to Mandarin Bay Resort and Spa. It's our pleasure to provide you with an experience beyond traditions. Feel free to reach out to my team if you need further assistance. Ah, thank you. And nagbigay pa sila ng ano from home. Meron silang pa eco bag. So gamitin natin to. Saktong-sakto na tayong dalang eco bag. Okay, nakapag-retouch na tayo, fam. Ayan, fresh na tayo. It's currently 1:15 na ng tanghali. And I'm ready to go out. Alam nyo, ang ganda dito sa Mandarin, gabi. I'm so happy that I chose to stay here. First few minutes pa lang natin dito. Na-appreciate ko na yung lugar, ha. Tignan nyo naman, even the payong is new. Everything is new, fam. Grabe. And parang gusto ko pa mag-extend ng one more week dito kung pwede lang. Pero hindi, balik na lang tayo. Anyway, tara, nalabas na tayo, magla-lunch tayo. Ang dala kong payo kasi mainit sa labas. Gamit ko na rin yung eco bag na binigay nila. Let's go. Elevator nila, itatap mo rin yung keycard so hindi ka basta-basta makakapasok. Saya, no? Iba talaga ang 5-star hotel here in Boracay. Okay, labas muna tayo. Let's have lunch. Saan kaya masarap mag-lunch? Dapat dito lang banda sa Station 2. That's the pool. Wow, ang ganda naman. Ayan, palabas na tayo. Alam nyo, ang dami ko palang friends na nandito sa Boracay.
Number one si Justine. Nakita niya na yung post ko sa Instagram and sabi nga niya, andito din siya. Tapos sabi niya, huy, may full moon party mamaya. Sabi ko, sige, mag full moon party tayo. Okay, so magkikita tayo ni Justine mamaya. I have a couple of friends pa na nandito din. So, ewan ko, baka i-meet din natin sila. Sabi, saglit lang yung time natin dito sa Boracay, pero ang dami natin i-meet, no? I wish I could have stayed longer. Para mas maraming time to meet our friends. Kaso, saglit lang tayo. So, ngayon, maghanap tayo ng lunch. Saan kaya tayo? Magla-lunch. Dito lang pala siya. Hindi ko mapansin ito dati. O dahil baka sarado siya. Ayan siya, oh. Mandalay Bay Resort and Spa. Katabi lang siya ng Henan Regency. Ito na yung hotel natin pa. Mandalay Bay Resort and Spa. Hindi ko siya mapansin before, no? O baka dahil sarado siya before. Ganun. Ayan lang yung chachas, oh. And coast. Yung favorite nating kainan. Parang sarap kumain sa coast ngayon, no? Favorite na natin talaga siya. Tapos, sa kanan yung Henan Regency. Ayan, pa Station 2. Ang sarap talaga maglakad-lakad dito sa Boracay, fam. Ito ang na-miss kong gawin. Ayan, ang ganda ng dagat. Yung mga foreigners, oh. Nagbibilad. Ayan, oh. Sana all nagbibilad. Tayo mga Pinoy, hindi natin kaya magbilad, no? Saan tayo kakain? Saan pa masarap dito? Tingnan pa natin. Ngayon ko na nakita tong Lishu Beach Resort, no? Parang nung time na punta tayo dito, sarado pa siya. Malapit na tayo sa D-Mall. Saan kaya tayo kakain? Actually, yung sarap maglakad-lakad lang. Parang mas gusto ko pa maglakad-lakad kaysa kumain. Na-enjoy ko yung ano scenery. Ang ganda. Afa, meron na palang Hakuna Matata dito sa tabi ng D-Mall. Restaurant Bar and Grill. We are open 10% off on F&B. Okay. Naalala ko yung Hakuna Matata, yung pinuntahan nating beach resort sa Saud. Yung sabi ni Kasman sa Hakuna Makatata. Uy, may bagong cafe din sa D-Mall. Gratitude Cafe. And I like the name of the cafe. Gratitude. Diba? Maglalakad lang ako. Lakad-lakad muna tayo. Pagutom tayo. Para bonggang-bongga ang lunch natin. Tayo kain, fam. I've decided to eat here. Hakuna Matata. Dahil naalala ko si Cas. Yung sa South Beach. Sige. Ah, Mandarin Nest pala dito. I guess this is part of the Mandarin Group. Kasi Mandarin Bay tayo, di ba? Ito Mandarin Nest. I believe isa lang ang ano nito. Ang group of companies nito. Ayan, ganda ng view from here. Wow. Mandarin Nest. Ito yung loob niya. Oh. Ganda. Ganda ng interior, fam. So, ito yung menu, fam. Oh. Mandarin Nest. Meron silang festive boodle set. Okay, screenshot nyo na lang. Beverage list, cocktails, appetizer and soup, salad, pizza, pasta. Screenshot nyo na lang. Burgers, wraps, mains, grilled. Okay, desserts, breakfast selection, and sides. Hanap tayo na ang order natin. Fam, ang ganda dito sa Hakuna Matata. Puti lang tinlay natin dito. Kasi tignan nyo yung interior nila, oh. It's giving aesthetic vibe. Tapos ang ganda pa ng view. Gusto ko ng ganitong property. Malay mo, diba, makabili tayo ng ganito. Beachfront. Tapos ganito yung interior. Tapos dito yung lounging natin. Wow! Diba? Hindi ba masamang mangarap? Here's our lunch, fam. Sisig two ways. One cup of rice. And here's our view. Wow! Diba? At sarap mag-lunch tapos ganyan yung view mo. Thank you, Lord, for today. Gosh, ang sarap ng sisig nila. Pero alam mo, nagpapasarap yung view eh. Sobrang init. Ganito yung gusto ko sa food, yung mapapasok ka talaga sa init. Yeah, mag-hi kayo sa vlog. Ayan, fam. We met fam from Davao. Hello. Si Mariel and fam. Nice to meet you. Thank you. Bill reveal. Ang total natin ay 495. Wala silang service charge. Oh. And we're done with our late lunch. Ngayon lang kinain natin. Katabi lang pala siya ng Boracay Uptown and D-Mall. Masarap, no? Masarap yung sisig nila. And ang ganda pa ng view. May dala pa akong payong pero hindi na mainit. Weird, alas stress pa lang pero wala na yung araw. Ngayon, dessert tayo. The serve natin ang dessert. Lagi ko sinasabi yun, no? The serve natin ang dessert. Parang magka-rhyme kasi. Ano kaya masarap na dessert? Tignan natin kung ano madadaan na natin. So, ang gagawin natin, magpapahinga ulit tayo. O, diba? More pahinga. Rest talaga ang plan natin gawin dito sa Boracay Farm. As in,
pahinga lang talaga. Although mamaya pa party tayo. Pero gabi pa naman yun. Pahinga muna tayo ng mga ilang oras. Time for dessert! Deserve natin ang dessert. Hindi na ako nag-dine in kasi matatagalan pa tayo. So, maglakad na tayo habang kinakain ng dessert. And para makapagpahinga tayo sa ating room. Grabe, ang sarap naman ng mango. Sobrang tamis. Walang bahid ng asin. Naalala niyo yung maliit na lagusan pa. If you're an OG fam from the OG Boracay Vlogs, yung lagusan na yan, di ba, nag-stay tayo sa isa sa mga budget hotels dyan. Na okay, malinis talaga, no? Ang problema lang yung baba niya, parang wala masyadong tao, gano'n. Pero yeah, malinis yung room, gano'n. Budget friendly. Anyway, I'm enjoying my dessert. Deserve and dessert. Ito yung nilalakad natin. Oh, ang ganda talaga sa Boracay. Ang sarap maglakad-lakad. Malapit na tayo. Kasi Henan Regency na yan. Katabi lang ng Henan Regency yung hotel natin. Napansin ko dito ngayon, ang daming mga foreigners. As in, ang saya na. Sige, lakad tayo pabalik ng ating hotel. And we're back sa ating hotel. Okay, pahinga time. Let's go. And we're back sa ating hotel room. It's currently 3:25 ng tanghali. So naisip ko mag-hotel and room tour na pala bago natin higaan to para naman maayos-ayos yung maisama nating kama sa hotel and room tour. Kasi naisip ko pahinga na muna tapos mamaya na mag-hotel and room tour. Kaso, kung mamaya sira na yung kama na higaan na natin kaya papahinga na ako saglit. Ubusin ko lang yung dessert, freshen up. Tapos I'll make the hotel and room tour vlog saka tayo magpapahinga. So yan, ubusin natin yung dessert. Alam nyo kanina na share ko sa Instagram, no? Yung caption ko is time to recharge and take it easy. Huwag puro trabaho, make time for rest and relaxation. Yun ang kinaption ko sa Instagram. Which is totoo naman, no? That's what I want to impart to you, fam. Lalo na sa mga katulad kong corporate employee na all of our lives, daily lives natin, Monday to Friday, or even yung iba nga may pasok pa ng Saturday. Eh, nagtatrabaho tayo, no? Tapos minsan, nakakalimutan na nating i-live yung ating life. No. What do I mean by live our life? Paminsan kasi hindi natin namamalayan na tumatakbo na yung oras. Trabaho lang tayo ng trabaho, pasok lang tayo ng pasok sa office, sa work, ginagawa lang natin yung mga task natin. Pero nakakalimutan natin na marami pang bagay outside our work. No? Yun talaga, ako talagang pro-life-work balance talaga. No. Even before pa, since nag-start ako mag-vlog, yun na talaga yung sinishare ko. Mas okay talaga yung may balance ka sa buhay mo. Hindi pwedeng work lang ganon. Kaya paminsan, work lang tayo ng work na nakakalimutan na nating i-enjoy yung buhay natin. Lumabas tayo with our families and friends. Hindi naman porket broke ka, eh hindi ka na makakapag-enjoy. Oo, maganda yung may pera kang panggastos para mas ma-enjoy mo. Pero kung wala kang pera, do other things na nagpapasaya sa'yo na hindi mo kailangan gumastos. Like pan din kayo with your family, punta kayo sa mall, pwede naman mag-window shopping, tapos for sure, naka-afford naman tayo kahit hindi yung mga mahal na kainan, di ba? Alam nyo yun? Tapos, bonding with your friends, labas kayo with your friends, and do new things, yung mga ganun. Kasi, paminsan, umaandar na lang yung oras natin na hindi natin namamalayan. Nakasubsub na pala tayong buong buhay natin or most of our life, sinubsub natin sa trabaho na hindi natin namalayan. Tumakbo na pala yung oras natin. Kaya, enjoy life as much as you can. Yan. Pero, syempre, i-balance yun. Hindi pwedeng enjoy ng enjoy ng enjoy ng enjoy nang wala tayong naiipon, wala tayong napupundar, ganyan. So, you have to find the right balance for it. So, that's what I want to impart to every one of you for today's video. Oh, diba? Ang lalim. Nakakain lang ng ano, fam, ng ice cream. Lumalim na. Pero at the end of the day, nasa sa atin naman yan. Basta ang sinashare ko lang, i-balance ang buhay, no? Mag-enjoy, wag puro work, wag magpasubsub sa work hanggang sa hindi natin namamalayan ang oras. And yeah, enjoy life and live your life. Hi, fam. So, it's 8 p.m. na and ngayon pa lang tayo lalabas. Nakatulog ako after natin mag-hotel tour kanina, diba? Around 4:30 to 5. In-enjoy ko lang talaga yung time natin dito sa hotel and sabi ko nga, diba, pahinga talaga. Nagising ako at around 7:30 and ayan, nag-ayos na ako. Hindi na ako naligo. Nag-freshen up lang ako. Lalabas tayo ngayon at kakain tayo ng dinner. Tapos mamaya, baka I'll meet my friends and we'll have some drinks, no? So ayan, pag yung laptop ko, tina-transfer ko na yung mga files dun sa editor para ma-edit na yung mga vlogs natin. And yeah, ready na akong lumabas. Dadayin lang natin yung eco bag na binigay sa atin ni Mandarin Bay. Dala lang natin yung wallet, tapos
cellphone lang. Yun lang ang dadala. Or power bank. Pero naka-charge naman ako, so baka niya tayo magdala ng power bank. Habang pre-prepare ako, ayan, pinapanood ko yung vlog ni David Gison and Angelique Manto sa Osaka. Gabi na miss ko lang Osaka. Nakatuwa yung vlog nila kasi pumunta naman sila ng Umeda Sky Building. Tapos ang dami nilang stopover na ang tagal-tagal nila makapunta, kaya sabi nila, ano, pupunta pa ba tayo Umeda Sky Building? Naalala ko yung mga time natin sa Japan, di ba, na may isa tayong destination, pero sa dami kasi ng pwedeng gawin sa Japan, mapapasap over ka talaga. So yun lang, share ko lang. Ang makatawa yung vlog nila, ayan. Namimiss ko lang Japan, mag-Japan na tayo, fam. Grabe. Anyway, sige na, tara na, labas na tayo. Okay, nasa hallway na tayo, pababa na tayo, fam. Kamalimot akong daling yung salamin ko, pero okay na yan. We're gonna eat sa Dos Mestizos sa Station 1. I've been wanting to eat there long, long time ago. Pero, hindi pa tayo nakakain dun, di ba? But this time, I wanna try to eat there naman kasi it's one of the top rated restaurants dito sa Boracay. Masarap daw to. It's a Spanish restaurant. So, tara, doon tayo kakain. Tumawag na ako kasi kailangan niya ito magpa-reserve or pwede naman walk-in, pero kapag mga ganitong Saturday na yun, marami daw tao. Kaya tumawag ako, magpa-reserve ako for one. And na-reserve naman tayo. Tara, kain tayo. Naiwan ko din yung watch ko. Ang dami ko naiwan. Hayaan mo na. Palabas na tayo, fam. Ayan na ang ombar. But we're not gonna go there. Dadaanan lang. So ito na yung nilalakad natin. Ayan, nandito na tayo sa tapok ng Lesolil de Burahan. Naglalakad lang tayo, fam. May choice naman tayo mag-eat, right? Kaso, parang tinamad ako mag-abang doon sa main road kasi gabi na, madilim, gano'n. And kapag mag-eat, like, di ba usually, yung mga nag-o-offer yung special na 150. Ang tipid sa trabs mo, no? Kasi di ba kapag mag-aabang ka nung pampasaherong eat, like, gano'n. 15 pesos lang pamasahe. Compared mo na kapag mag-rent ka ng eat, like, 150. So, times 10. Kaya sabi ko, baka mahirapan din ako maghanap ng gano'n. Maglakad na lang. Malapit lang na lang. Tsaka masarap naman maglakad dito sa Boracay, diba? Okay, we've reached the mall. Konting lakad na lang. Station 1 na tayo. Maganda na nung Cafe del Sol Farm. Ayan o. Sana makadaan tayo dyan. One of these days. Uy, ano to? Balikay. Bago to ah. Miso eggplants. What's up naman ng eggplants? Adobo two ways. Pasala. Cash of the day. So yan yung mga ano nila food. Filipino. Parang ang ganda nung ano, taas o. Kaso nagpa-reserve na tayo from doon sa isa. Next time na yan, lakad tayo pa doon. Sarap naman itong surf and turf steakhouse. Reasonable yung mga prices nila. T-bone, $2.95. Okay, try natin dyan tomorrow. Siyempre naka-reserve na tayo. Nahiya akong hindi puntahan eh. Kasi nasulat na yung pangalan ko. Sige, let's go. May Jonas Fruit Shake na pala dito, no? Ito yung GT Hotel before, no? Ano kaya nangyari? Nagsara na. Kasi iba na yung establishment eh. O, Jonas Fruit Shake. We're gonna try that tomorrow too. Diretso tayo doon. Ang cute naman itong beach hot bar. So, ano ang inumin dyan? Sunscreen char? Of course not. Baka may mga alak sila. Starbucks! Alam mo, parang since nag-open tong Starbucks na to, hindi ko pa siya napapasok ever. I don't know why. Kasi mas mimipili ko yung mga local coffee shops dito over Starbucks, diba? May Jerry's Grill na rin pala dito, oh. Tapos Muni-Muni. Ah, may Pig's Coffee na rin pala dito. We should try that. Ang dami natin itatry, ah. Oh, naririnig nyo, fam. Ang saya ng Club Tropicana ba yan? Dito sa Aplaya. Di mo napapansin. Lapit na tayo sa Astoria. Hi! South Studio and Cafe at the White Beach. Tingnan nyo fam kung sino sa harap. Si Jean. Ah, okay. So lahat ng BTS yung ano nila, studies. Okay fam, so sumakay na ako ng e-trike. Lumabas ako sa may Astoria banda. Kasi ang dilim na nung dadaanan sa White Beach sa Station 1. So nandito na tayo sa Dos Mestizos. We made it. Yay. Ang simple ng place nila pero ang ganda.
first, akala ko underdress ako, pero hindi naman. So, ito yung area dito sa loob. Ganda, no? Simple lang. Ito yung menu nila. Screenshot nyo na lang, ha? Ito yung tapas. This one's the wine. And the drinks. Actually, meron pa dito. Parang sarap pag-mojito. Siguro ang itatry natin is salpicao de vaca. Beef tenderloin in garlic and olive oil. And then, gusto ko ng croquetas. Ano kaya dyan, no? Croquetas de jamon, de queso azul, de bacalao. Doon tayo sa de jamon. Gusto kong panggitin yung de jamon. So, de jamon tayo. Okay, okay na siguro yan. Gusto ko sana yung big oysters. Kaso, ako na mag-isa. So, bakit ko maubos? Pero tatanong ko kung merong mga by piece lang, like 2 pieces lang. May cochinillo din pala sila on sakling peak. Around 12,000 pesos. Nakakatawa yung mga cousins, nag-send ng picture. Nag-7-11 sila. Sabi, 7-11 party featuring Dang Lupet. Sabi, dahil hindi kami makapag-Boracay, dito na lang. Loka. Okay, so meron naman silang pa-free bread. And mag-order din lang summary, ha, para fill natin ang Spanish dishes natin. Let's try the bread. Ano yung sa sason? Parang olive sama. Ang sarap ng dip, balsamic vinegar, olive oil, and parmesan. Siyempre, unahin natin ang croquetas. Ang lambot. Mm. Oh my God, sarap mo. It's like big cheese sa loob, pero yung cheese niya hindi nakakaumay. Perfect balance doon sa bread. Mm. Oh, wow! Ang sarap ng croquetas. Parte na natin ang sangria. Mm. Ang sarap ng sangria. Ang gusto ko sa sangria, may mga halo siyang apples, oranges. Okay, main event tayo. Let's try the salpicao. Let's try it. Mm. Oh my God. Mm. Wala kang kumain ng steak na napakalambot. And ang perfect ng garlic flavor niya. Ang sarap. Ang lambot. Shucks, ang sarap. Na-enjoy ko rin yung sangria. Although it's kind of pricey, 250 pesos. Pero ang sarap! Salpicao! Mm. Ito na yata ang pinakamasarap na beef salpicao na natikman ko yan. Lambot, grabe. Ma'am, grabe. Tapos na tayong kumain and ang masasabi ko lang, sobrang sarap. Like, isa ito sa pinakamasasarap na food na nakain ko dito sa Boracay Island. The beef salpicao, sobrang lambot, sobrang perfect nung texture, sobrang perfect nung meat with the toasted garlic. Ang sarap, grabe. The croqueta, sobrang perfect din nung cheese. Paulit-ulit to, pero I don't know. Nasarapan ako ng sobra. Like, if given a chance na makabalik dito, babalik ako dito for the beef salpicao. Like, isa yata yung sa pinakamasarap na beef salpicao na nakain ko. Sarap! Anyway, ayun. Thank you, Dos Mestizos. I really had a great meal. Thank you then for the sangria, di ba, na inon the house nila. Okay, fam. Balik na tayo. Mag-ano lang tayo, yung individual. Kasi kapag chartered, ang mahal. Doon lang tayo sa individual. Sana meron. Kuya. Okay, malapit na tayo sa hotel natin. Sumakay ako ng individual. Tignan mo, 15 pesos lang ang pamasahe. Compare mo yan kapag nag-chartered ka na 150, di ba? Alam nyo fam, hindi ko pa rin makalimutan yung beef salpicao and the croquetas. OMG, napakasarap. Parang ang sarap balik-balikan.
Anyway, balik muna tayo ng hotel natin. Kukunin ko yung salamin ko. Because I'm gonna meet my friends para naman makita ko yung mukha nila na maayos. Char! Kasi I haven't met them for around 1 year na. More than a year. Kasi the last time I met them was in Japan. So yeah, I'll meet them tonight dahil uwi na rin sila tomorrow morning. We're here. Ito lang hotel natin. Mandarin Bay Resort and Spa. Let's go. Akit lang tayo saglit. Freshen up lang ako konti. Tapos, baba na tayo ulit. By the way, nag-iha pala si Justin no kanina na mag-party sana, full moon party. Kaso, nag-parasailing pala sila. So, parang napagod daw talaga sila. Kaya papahinga na lang daw sila tonight. Sabi ko, okay lang. No worries. So, ayun. Akit naman na tayo. Alright, so we got our glasses and nakapag-freshen up na ako, nagpowder na ako. And ready na ulit tayo lumaba. Nagut ako kasi yung pool towel card na naglag sa elevator. Doon mismo sa may ano, hindi sa floor, doon mismo sa... Basta yung butas doon sa elevator, doon nalagyan. Yali ako bukas pag-check out. Anyway, baba na tayo. Sa Chachas tayo pupunta, malapit lang dito. Yun ang napag-usapan namin kasi sa Hen and Pam lang din sila nakastay. Eh gusto nila malapit lang kasi uwi na rin sila tomorrow. Kaya sabi ko, sige sa Chachas na lang para halfway tayo. Let's go to Chachas! So I'm testing out the pocket tree. Malinaw siya. Hindi lang nakikita sa camera pero andina. Hi fam, so it's 11 o'clock na ng gabi and tapos na tayo to meet with our friends. Gabi, ang tagal ko rin silang hindi nakita. Although si Kenta nakita ko siya last May. Although hindi ko lang na-vlog no yung pagkikita namin ngayon kasi I was not vlogging back then nung time na nandito siya kasi ang daming ginagawa ganun. Pero si Tomo-san, ayan, ngayon lang natin siya nakita. Anyway, sa ano pa naman sila uwi? Wednesday, so may time pa tayong puntahan sila ng Monday or Tuesday. Nasa Makati lang naman sila naka-check-in. And plano ko silang i-treat pa din sa mga ibang kainan pa sa Manila. And bigyan din natin sila nung pasalubong. Anyway, nandito na tayo sa hotel, o diba? Super lapit nung Chacha sa atin. Akit na tayo. So it's 11 PM now and nakabalik na tayo dito sa ating hotel room. I'm so happy to meet my friends. Ang tagal kong hindi nakita. Although si Kenta nakita ko sa last May nung umuwi siya dito sa Pinas. Pero hindi ko yata na-vlog nung time na yon kasi hindi pa yata ako nag-vlog nung mga day in a life vlogs ko nung time na yon. But yeah, I was able to see him last May pero si Tomo-san, ngayon ko lang ulit siya nakita since nung Feb na nagpunta tayo sa Nagoya. No? And I'm so happy to treat them sa Chachas na gusto nila yung food and yung drinks. And sa Wednesday pa naman sila uuwi. Kaya sabi ko, may time pa tayo. Pupuntahan ko sila sa Makati kung saan sila nagsistay. And I still want to treat them to a good meal. And magsa-search pa ako kung saan masarap kumain. And bibilhan din natin sila ng mga pasalubong from the Philippines. So I'm so fulfilled sa araw na to, fam. Nagawa ko lahat ng mga gusto kong gawin. Nakapag-swimming tayo sa umaga. Nakapagpahinga tayo sa hotel. Nakatulog talaga tayo. And ang sarap ng dinner natin sa Dos Mist Tisos, and I was able to meet my friends. Ang tagal kong di nakikita. So, sobrang fulfilling ng araw na to, diba? Sobrang sarap nung rest day natin. So, ngayon, it's time to end the vlog. Papahinga na tayo kasi alas 11 na. Plano ko mag-shower na. Ang dami nating lakad na ginawa sa labas kanina. O baka mag-bathtub tayo yung mainit para masarap, diba? So, yun, pahinga na tayo and I'll see you tomorrow. Good night!